Nagbabalik ang PTV balita ngayon. Pormal ng iniluklok bilang Chief Girl Scout of the Girl Scout of the Philippines si First Lady Liza Araneta Marcos sa investiture ceremony na ginanap sa Malacañang. Tinanggap ng First Lady ang Chief Girl Scout Medal at Chief Girl Scout Pin mula kay GSP National President Dr. Cristina Lim Yuzon. Sa kanyang speech, sinabi ng First Lady na ikinagagalak niya ang iginawad na titulo at nangakong tutulong sa development ng mga kababaihan at pagprotekta sa kalikasan. Sa ilalim ng GSP Charter Executive Order 267, ang babaeng presidente o First Lady ng Republika ng Pilipinas ay marapat lamang na kilalanin bilang Chief Girl Scout ng Girl Scout of the Philippines. Sa ibang balita, may alok na calamity loan program ang Pag-ibig Fund sa mga naapektuhan ng Bagyong Paeng. Ayon sa Pag-ibig, higit 344,000 na miyembro ng Pag-ibig na nakatira sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Paeng ang maaaring makapag-apply ng calamity loan. Hanggang 80% ng savings ng isang miyembro ang maaaring iloan na may 5.95% interest per annum at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Kabilang sa mga maaaring mag-apply ang mga aktibong miyembro ng Pag-ibig na may at least 24 monthly contribution. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Jairo Mondes. Dagang salamat, Naomi. Naog daw sa sunog ang usa ka balay nitong kalag-galag Nobyembre 1 sa hapon sa Barangay Mati, Digos City sa Davao del Sur. Sa investigasyon sa Digos City Police Station, ang maong balay gipanag-iyahan ni Pani Biri. Sumala sa tag-iya, walay tao nitong tumura sa ilang balay sanglit nang uli sila sa ilang probinsya. Sa pagpanubay sa kabumberohan, nag-overheat nga electric fan ang hinungdan sa maong sunog. Anasab sa 3 milyon pesos ang natalang danyo sa sunog. Subli ang pahinumdum karon sa mga otoridad nga siguraduhon nga nakapalong ang tanang kuryente una mubiya sa Panimalay aron likay sa sunog. Samtang subling nanawagan ng Department of Human Settlements and Urban Development kun DHSUD sa mga Dabawenyo nga sutaon pag-ayo kung lihiti mo og dunay saktong papeles ang paliton nga yuta. Labi na karong uso na sab ang pagpamaligya og rollout sa Rehiyon 11. Sumala ni DHSUD 11 Regional Director Attorney Roberto Palmahila angay nga unang tan-awon sa mga buyer kung duna bay license to sell ang nagapamaligya gikan sa ilang ahensya. Ikonsidera sab kung duna kini certificate of registration nga nagpasabot nga duna nay development permit gikan sa local government unit. Ug diligo ang resibo, mayor's permit ug DTI registration isip pamatuod nga gitugutan sila sa pagpamaligya ug yuta. Dugang pa ni Attorney Palmahila, ang mga taong iligal nga nagapamaligya og propiedad at posibleng mag-atubang og kasong estafa sanglit makonsidera kining pagpanglimbong sa tao. Sa mga dunay concern mahitungod sa samang issue, mamahimong muadto sa ilang buhatan sa Dalang Quimpo Boulevard, Davao City. Una yun nilang buhaton is dapat padalaan yun nila og black and white demand, no? Kung halimbawa nangutana sila asa inyong license to sell, walay mapakita. Magpadala dahil sila og demand letter requesting for full refund, copy furnish among office, copy furnish ang local government kung asa na bilong. Kay na no less than our beloved mayor, Mayor Basti Duterte has already posted, no? Bawal ang rollouts. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jaira Mondes, balik kanimo Naomi. Tagang salamat Jaira Mondes. Narito naman ang mga balita na dapat yung abangan mamaya sa Ulat Bayan. Pagawaan ng paputok sa Bulacan, sumabog. Bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng, umakyat na sa 150. At presyo ng gulay at karne sa ilang pamilihan, tumaas. Kung magkano, alamin. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.